na ako nakapag-vlog kanina kasi nagluto ako tapos nanood ng mga vlogs kasi antagal ko nang hindi nakapanood ng mga vlogs. At ngayon, yung mga napanood ko is mga gumagawa ng dessert, nagluluto, mga vlogs, mga pagkain, nakakagutom, nakakainggit. Kaya gusto kong gumawa ng panakuta. May just gawa kong panakuta. Ha? Wala nga akong gamit pong ang panakuta. Paano ka magawa ng panakuta? Bibili ako! Saan ka bibili? Kailangan ko ng strawberry, slagsane, ano ba yun, Manchess? Yung kahoy na vanilla? Kahoy na vanilla. Na yung bibili? Eh, bakit hindi pwedeng bumili ngayon? Ito. Oh. Oh, pagkatapos? Pagkatapos, lutuin ko. Tapos? Bukas natin kainin. Hindi, bukas pa pala makain. Tingnan nyo, nag-ano dyan si Eric, ha? Ano na? Ang dami naming mga saito, mga dyaryo, mga ganito sa mga pang-grocering, ganyan. Si lagi siyang ganyan. Tumitingin. Ganyan. Hindi siyang ganyan. Ganun mo. Eh, nakitumitingin kung baka may magandang ano. Ay, gatingin lang may, kung may, may anggibot. Sa dyan, nagbabasa din. Abis daw, abis. Ay, anong binabasa ni Nami? Ha? Anong binabasa? Tinanggal mo na naman tali sa buhok mo. Nakatali yung buhok mo kanina. Ngayon, hindi na nakatali. Ano yan? Si Opo? Opo. Hindi mo naman na tinali. Anong ibig sabihin ng Opo? Si Opo? Na Nami? Nami? Sleep na Nami? No sleep. No sleep? Si Opo? Opo. O, di ba mag-sleep tayo? Ayaw niya mag-upo. No. No sleep nga daw. Mag-sleep nami? No, yan. Bilang. No nga daw. Lalabas tayo nami? Going out? Si Opo? Opo. Ah, yoko nga. Joke, joke, joke. Wow. Blek. Blek. Blek daw to blek. This burger. Sleep nami? No sleep. No sleep. Oh, going out? Yay! Nine. How old are you? Two. Two. Nami, are you okay? Three. Okay. Pinabili ko si Eric ng strawberry at saka vanilla yung lulutuin ko sa yung gagawin kong panakuta. Umalis na siya. At nagkakape ako, merienda. Habang nanonood ako ng vlogs. Pero mayroon akong kinakain na ganito, oh. Ganito siya. Ganyan. At Taiwan product siya. Kasi nakasulat dito, Taiwan. Croquet? Croquet ba tawag ito? Pangalan nito, Croquet? Croquete? Masarap siya. Masarap siya. Itong ganito. Yan. Parang, kung sa atin pa, parang lubid-lubid sa amin sa Bisaya. Pero ito pa siya. Kinuhaan namin. Hindi naman niya kinakain kasi ang tigas-tigas. Dilaan niya lang. Nandito na pala si Eric. Ang sabi ko sa kanya, bumili lang siya ng gagawin kong panakuta. Strawberry, slagsani, at yung vanilla. Tignan yung mga pinamili. Talagang nag-grocery na siya. Kahapon, nag-grocery din yan. Nami, yung balon mo nandito, oh. Ang dami niya ng pinang-grocery. Pag si Eric talaga, papuntahin mo sa groceryhan. Ang dami-dami ng dala pag-uwi. Tapos na pala kami kumain at nandito ako ngayon sa banyo kasi si Nami nandito sa bathtub at hindi ko siya pwedeng ipakita kasi hindi pwede. Maano tayo ni YouTube. Tapos na ako magpaligo kay Nami at ngayon nandoon sila sa kwarto. Si Eric magpapatulog kasi tatapusin ko yung pag-i-edit ko. So bago ako mag-i-edit, mag-shoutout muna tayo sa mga taong nagpapa-shoutout sa akin matagal na at na hindi ko pa rin na-shoutout. Pasensya na kasi nakakalimutan ko talaga mag-shoutout pag nagba-vlog.
ako. So, shout out time! Shout out kay Shirley Guerrero. Hello! Maraming salamat sa panonood. At shout out kay Sis Marcela na nakahima na nasa Japan na palaging nauunang mag-comment sa videos ko na laging nanonood sa akin. Maraming maraming salamat, sis. Ingat kayo dyan sa Japan. At shout out ko rin si Sis Jo Mids Jo TV, ang kanyang YouTube channel. Hello, Sis Jo! Salamat sa walang sawang panonood sa amin. Maraming maraming salamat talaga. At shout out kay Jim Aniel na palaging nanonood sa akin na nasa Davao. Daghang salamat sa pag-watch. At shout out ko rin si Ate Juni Mall. Hello Ate Juni and Gerd. Maraming salamat Ate Juni sa palaging panonood. O hinahabol na naman ang yung hininga ko, nagmamadali tayo. Shout out kay Sis Runa Jean Abanales na nasa Dubai. Hello sis, maraming salamat sa palaging panonood. At shout out ko si Sis Nida Makalinaw. Hello sis, maraming salamat sa palaging panonood. At shout out kay Gloria Mercado. Hello po, maraming salamat sa panonood. At shout out kay Sis Lilian Resterio. Hello Sis Lilian, maraming salamat. Shout out kay Gia Bolanos. Hello Sis Gia. Hello Sis Gia, maraming salamat sa panonood. At shout out kay Christine Garcia na laging nanonood. At shout out kay Huinya Sirinan na nasa Lebanon. Hello po. Maraming salamat sa panunood. At shout out kay Sis Jackie Reyes na nalaging nanonood din sa akin na nasa Oman siya. Oman o Dubai? Kung saan ka man ngayon sis, ingat kayo dyan. Maraming salamat sa panunood. At shout out kay Sis Irene. Hello Sis Irene, yung YouTube channel niya Aircrafting DIY yung ginagawa niya. So maraming salamat. So yun lang ang ating shout out. Maraming salamat sa mga hindi ko nabanggit. Maraming maraming salamat pa rin sa palagi niyong panunood sa akin. Sana nandyan pa rin kayo at hindi kayo magsasawang manood. Maraming maraming salamat sa inyo talaga. Hanggang sa susunod ulit. At hanggang dito na lang. Bago ako maligo, magluluto muna ako ng panakuta. Meron ako ditong slagsane, gelatin, and then shute. Vanilla to siya. Yung ganyan, no? Vanilla na parang kahoy. Vanilla na kahoy. Pero yung laman lang yan ang kukunin ko. Mamaya pakita ko sa inyo. Tapos, vanilla extract. And then, strawberry. Lulutuin ko muna yan siya. Tapos, patigasin ko sa ref bago ako maliligo. Lagay natin to. Lagyan ko ng konting asukal. Ayoko masyadong matamis kasi hindi ako mahilig sa matamis. Yung tama lang para hindi ka kagad maumay. Ganyan. Siguro isang ganun at kalahati. Kasi mamaya yung strawberry kasi matamis pa eh. Ganito yung gelatin na gagamitin ko. Ganyan. Ganyan na gelatin. Tatlong gelatin yung ilalagay ko dito. Ay, mamaya, ihuli ko na lang siya. Dumikit sa kamay ko. Dahil ilalagay ko muna tong vanilla ganito. Ay, nabasag. Ihiwain natin sa gitna para tatanggalin ko yung laman sa loob. Siya kasi sayang eh. Tapos tatanggalin ko na lang mamaya. Basta tinanggal ko na yung loob. Tapos lagyan natin tong gelatin. Gelatin. At nilagyan ko pa pala ng ganito, vanilla extract. Nakalimutan ko. Ang bango-bango. Sarap ng amoy. Music.
lalamigin, tapos pag malabig na, ilagay natin sa ref para tumigas siya, saka natin lalagyan ng strawberry sa taas. Lutuin ko na yung strawberry ko para doon sa pang-ibabaw ng aking panakota dahil matigas na siya. Yan, strawberry. Kasi strawberry panakota ang ating gagawin. Ayan na yung aking strawberry at saka lalagyan ko siya ng 2 kutsaritang asukal. Ayoko kasing matamis eh. Matamis na nga yung strawberry tapos kanina din ilagyan ko din ng asukal yun. Niluto ko kanina na slagsani. And then lalagyan natin konting tubig. Lalagyan ng kalahating cup ng tubig. And then lutuin natin siya. Luto na yung strawberry ko. I-blend ko yung strawberry ko gamit nito. Gaganon natin. Luto ka kanina. Matigas na siya, pero hindi siya sobrang tigas. And then, ilalagay na natin ating strawberry dito sa taas. Ayan ang aking panakota. Madali lang siyang gawin. Ito lang kasi matagal kasi kailangan mo pa siyang patigasin. Lagay ko ulit sa ref para lumamig konti, para lumamig ulit yung nasa taas. And then, pwede na siyang kainin. Kasi mainit pa eh. Tikman natin ang ating panakuta. Masarap to kung paumagahan pa para medyo umano din yung ibabaw niya. Ganyan ah. Hindi pa nga masyado matigas yung ilalim eh. Ang sarap. Masarap. Pero hindi pa masyado matigas yung dito. Mas masarap to kung bukas pa kainin. Para medyo matigas pa talaga siya tapos yung sa ibabaw din. Bukas talaga? Eh gabi na eh. 43 minutes o bukas na. Ang sarap niya. Tama lang yung tamis para sa akin. Pero kung kayo maggawa, kung gusto niyo matamis, dagdagan yung asukal. Ako kasi ayokong masyadong matamis yung mas masarap hanggang bukas kasi kanina ko lang tong hapon niluto na ito tapos ngayon hindi pa siya masyadong matigas. Balik ko muna siya sa ref tapos bukas ko siya ulit kakainin para matigas na siya. Ito. Gabi na rin kasi kaya bukas ko na siya kainin. At hanggang dito na lang, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Magkikita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat! Bye-bye!